iba-iba, makasura sa ulo na sila rin. No? This is my moment, amen? By the grace of God, no? Talagang awit sa Panginoon. Amen, continue to break. Ang ating service is for this coming Sunday, amen? Babalik naman tayo sa normal service, which is yung outlet is hapon. But, different this coming Sunday kasi hindi makakapag-air is sa Cavite na hapon kasi nga parang may basahan niya tayo. May mga activities siya tayo, ano? So, we will find some places na makapag-air niya ho. Also, please do pray for Pastor Red nasa Taiwan siya. O sa Taiwan siya kahapon. Yan ang niya sabi niya, nakating ka naman Taiwan. Hindi pa ka pasto. So, pag-pray ho natin na makaano. So, baka mali niyo tayo doon. Amen? Oo, ayan. And then please do pray also yung pumarating na missions emphasis po natin. Mga kapatid, amen? Please do pray for that na tayo po ay makapagdagdag ng support sa mga missionaries and also sa Bible school po. Amen? Di po, sabi ko nga, maganda ko yun. O, naalala ko rin, ikaw nga pala nagtano, pero natin pag may sasakyan na, ano? Kasi sasakyan natin yun, ano eh, T-Rex po eh. Amen. Oo. Gumi-T-Rex po yun, bagano. Ayan. Blessing ko yan. So, sa mga nakis ko mag-inroll, so bless yan. Nag-pray tayo ng sasakyan, binigay ng Panginoon. So, let's make use of it. Amen? Mag-drive, may Bible school. Ang kaganda sa Bible school natin, wala akong sweldo ang mga anumutong staff. At pag-content staff, kami ko yun. Kami ko, yung atin po, yung ako, dati nakapapa ko ng pamasahe po doon kapag nagkuturo ako, pero ngayon hindi na ako. I let the church shoulder it para po maging dagdag blessing po sa Bible school. Amen? Pag may makita tayo, may capacity tayo, nagbibigay tayo ng maliit na project sa kanila. So, sa makatulong po tayo, may investment po tayo sa Capiz Heritage Bible College. Amen? Bakit po may ganitong klase ng training, salamat sa pagkakas, may Bible school pa kung ganyan. We're willing to train more missionaries and servants of the Lord in every local church. Ay, maganda, baka tayo makinabang mo doon, magpatala tayo ng mga sadyante. Amen? Amen. O, ang prayer natin ay talagang yearly madadagdagan yung ating pong support sa Bible school. Amen? Amen. Kaya pinakamaganda ko yan. So, blessing ko yan. At least may dalawa na kayong magkaklase. Sasama kayo ng mga esposa ninyo. Madarudi kung mga mag- ano to, hindi na ito mag-online. O, nalir mo na. Fortune na to. Dapat talaga uwag sa ito. Yan, naka-order na, no? Sige, rin ka lang kayo niyan dati, tsaka si Jay, magkakasabay kayo, di ba? Medyo napagod na. Okay, atas yung bukan nila, amen? Huwag kayong tabahan. Mababait ang mga teacher doon sa mga adult. Sa mga young people, malupit po kami. Pero, ikaw niyan mo na pagpasok. Second year? Third year? Pagpasok. Pagpasok? Kung makakapasa. Sana po, third year. Third year na. Sana all, no? Mahalaga dyan. Simple lang, basta pumasok ka. Amen. Ang pinakamagandang subject niya yung chapel art. Wow. Kasi walang dream po yun eh. Ano? Pero so far naman mo, basta ayos ang karakter mo dyan ay makakapasa ka mo dyan. Amen? Amen. So yun ang blessing mo dyan. Please do pray, this coming November pala, nag-aiyawin si Pastor na makapunta kami ng Israel. Hindi sila natuloy ngayong Mayo. Amen? So, pag-pray ho noon, makaipon ho, mag-July na, no? So, November ho, so pag-isama ko sa prayer, Lord willing na makakarating po ako doon. Kahit ako lang muna kasi medyo malami ho, 120,000 to 150,000 din. At hindi na sa isa, dataretso yan ka ng Dubai, kung sa mga gawain ko doon. And I think meron din gawain, yung si Pema Mede, sa Cyprus. So, technical na sa mission trip. So, yan ho. Kaya, sapa po natin sa panalangin ko, mga kapatid. Amen? So, yun po, kung gusto niyo magbigay for pastors, well, Holy Land trip, mission trip, nakisama ko sa prayer, ano? So, ako gusto ko makarating ko. Una, for mission trip, and also, ikalawa, makasama kay pastor. Ikatlo, dahil nagtuturo ko ng customs and traditions, gusto ko matikman ko yung mukha ng tuturo. Kasi, puro picture, puro searches po ako, kaya lang, siyempre, iba yung makarating ka dun eh. Na meron to. I think 10 days siya tayo. So, sama niyo po sa panalangin. Ano? Makakatuwa ko yan. Alright? So, ngayon po tayo mag-aaral about the Yomai. Parang Yomai po ito, mga kapatid. So, last time, pinag-aaral si Limelech, the backslider. Ito naman is the restored backslider. Amen? Yun ang blessing lang. Pag nag-backslide ka, pwede ma-restore. Pero, bakit kapag mag-backslide, ito pwede naman hindi. Amen? Amen.
compassion ng Panginoon. Dayo po tayong lahat, and let us open our Bibles, please, to chapter Romans group po. Basahin natin, actually, we have this text. Basahin natin yung pinakahuli na lang muna. And then mamaya, pagdadaanan po natin yung chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Chapter 3, verses 1 to 5. I hope that you have your Bible tonight, your King James Bible. Amen? Amen. Amen. Remember, pinag-aaralan po natin ito because, tandaan na, dalawa lang yan. Yung tatag na prevention and then cure. Alright? Amen? Amen. Remember, anybody can backslide. Amen. Are you listening tonight? Amen. Regardless of how long you are a Christian, being a servant of God, anybody can backslide. Are you listening? Amen. But yun nga, kung ma-anticipate mo na, teka, ito na yung kalagayan ko, just like itong pain na yung mind, we can be restored. Alright? Na kung wala ka pa doon, praise the Lord. Ngayon, kung naandyan ka na, I hope that this lesson will be a blessing to you. And sa atin naman, is a warning. Amen? Let us read verses 1 to 5 responsibly. Atin po basahin ang palitan. Akin ang 1 sa inyong 2, gabarin tayo ng Revelation. Then, verse 5 po. Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, "My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee?" Verse number 2. "Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor, but make not thyself known unto the man until he shall have done eating and drinking." Verse number 4. "And he shall be when he lieth down, and thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and the door his feet, and lay thee down, and he will tell thee what thou shalt do." And she said unto her, "All that thou sayest unto me, I will what?" No. No. Sabi nung biyana niya, yung lahat ng sinabi niyo po, gagawin ko. Mabait. This was good. Amen? At hindi lang po pagiging manugang ang pag-uusapan natin dito. But we can see, mga kapatid, ano yung blessing ng Diyos kay Naomi. Amen? She was a picture of a restored backslider. Type mo na natin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya sa gabi ito. Pagkalaan nyo nga po, Panginoon, ang pag-aaral ng salita, gabayin nyo kami, O Diyos. And may we learn many things, O God, as we study the series of lessons of God, of Bible characters, especially in the book of Ruth. O Spirit of God, help us tonight and meet us tonight with thy words. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Anak, makikipagdagan niya ako ng volume para mga mauubos ang boses ko kaga dito. Hello. Yeah. Okay. Amen. Now, kandali, last time yung nag-aralan natin, pinag-aralan si Boaz, pinag-aralan si Ruth, amen, pinag-aralan si Elimelech. And that's how great is this book of Ruth, amen. Though it's very short as we read it, ay marami tayong matutunan. Remember, Elimelech was an Old Testament prodigal, amen. Kaya lang si Elimelech, hindi nakabalik. Yung isang prodigal, yung prodigal saan, nakabalik. Alright, upon realization, yun ang blessing, amen. Kaya makita natin that some backsliders are like that. I have experience being a backslider. If you haven't experienced it yet, bless God, di mo pa naranasan. But as we go along as Christians, we can experience this. Everybody is susceptible to experience to what? To get away from the presence of God. Ulitin ko, regardless of what you are doing for the Lord, regardless of our status and positions in the ministry, regardless of our what? Yung ating longevity in the ministry. Anybody, if we will not be careful, we can be like Elimelech and we can be like Naomi. Are you listening, amen? They know the Lord. Actually, they are sheep. Hindi naman nung nawawala ang kaligtasan eh. But what kind of sheep? They are wandering sheep. Naggagalan. Tupan. Amen? 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 Sigurado po tayo sa Elimelech, hindi po siya gumawa ng masama kagaya ng ginagawa ng mga Moabites when he was in Moab.
Remember, he was a backslider. Are you listening, amen? We are sure that Elimelech did not worship the gods of the Moabites. Sino kayo Diyos daw sa dyan? Chemosh. Chemosh. Alright? Kaya lang, the problem is, hindi nga siya gumawa ng masama. Hindi nga siya sumamba sa ibang Diyos, Diyosan. But the problem is, wala siyang effort or attempt na bumalik sa Bethlehem, Judah. Hello, are you listening, amen? Now, Naomi was different. Because when she experienced such tragedies in life, yun yung napulak sa kanya na bumalik doon sa lugar na dapat pinagkakalagyan ng isang Israelita. Alright, makikita ko natin yan. Now, let's talk about her plight. Hindi yung plight, ha? Plight. Plight, in other words, is condition. Tingnan po natin yung kanyang condition po. In chapter 1 of the book of Ruth, tingnan po, dire-direction po tayo. In verses 8 to 22, as we have read it in the past weeks, ating pag-aaral ho, mga kapatid, that umangin mo natin dito, mga kapatid, in chapter 1, verses 8 to 22, verse number 8, and Naomi said unto her two daughters-in-law, last week, dinatake din po natin yan, go, return each to her mother's house, the Lord deal kindly with you as he have dealt with the dead and with me. The Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice, and well, remember, ito yung payo ni Naomi sa kanyang dalawang manugat. Amen? Kay Ruth at kay Orpa. Alright? But remember that we have seen two different responses here. Though it is a word from a backslider. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Orpa, take heed doon sa sinabi ni Naomi. Kasi ang encouragement niya, wala kayong pag-asa kasi makapag-asawa na when we reach Bethlehem, Judah. Because finally, tanda natin in Deuteronomy, may batas until 10 generation that the Israelites must have Noah. Communication at hindi na pwede makasama sa pagsamba ang mga Moabites. So technically, tama naman si Naomi. Wala kayong pag-asa. Mga bata pa sila, pero sabi ni Naomi, she was concerned, kaya lang mali yung payo na, and it is what? Unbiblical. Kasi nga sumama na nga sa kanya, they're along the way. Itong dalawa ito, it pictures two kind of converts. Are you listening? Kaya kahit mag-slider, pwede tayo mamuhay. Kaya pwede naman sana hindi, amen? Kahit nang baho ba kayo, amen? May susunod at susunod po sa atin. May makikinig at makikinig po sa atin. Nakikinig po ba kayo, amen? Now, we need to understand that we must be very careful on the words of what? That we utter and those people around us. Kasi nga, pwede ko bang apekto na natin? Naomi, nakabalik po siya. Si Ruth, nakasama niya. Pero si Orpa, bumalik po. Buti lang, matibay-tibay itong si Ruth. Kahit anong sinabi ni Naomi na, pwede na kayong bumalik. Well, very enticing nyo kasi pwede pa kayong makapag-asawa. Mag-iisipan nila, no? Tatanda natin, the Moabites and the Ammonites were descendants of Lot. You remember that? Ano yung sign ng pangalan sa New Testament? Remember Lot's wife. And they were, what? Descendants of Lot. In Genesis chapter 19, the great backslider of his day, it was Lot. Tandaan natin, nagkaroon ng Ammon at ng Moab dahil sa pagtalikod nitong si Lot. But remember, mayroon responsibility si Abraham dito kay Lot. Because sila ay naging bunga ng pagbabackslide ni Abraham when he went to Egypt. Nakikinig ba kayo? Kaya we should be careful in our decisions, alright? Now, the Ammonites were descended from Lot's younger daughter and the Moabites from Lot's older daughter. In the Bible, mga kapatid, the Ammonites represent na talaga napapakita sila ng undisguised hostility, harapan, pagkapuot, pagkagalit sa mga Israelita. Talaga nakikipagdigma ho yung mga yan. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Ito naman mga Moabites, medyo civilized.
Medyo civilized po sila mga kapatid. Hindi sila, kaya nga, anong prinsipyo nung kay Bela ang hutol? If you cannot conquer them, corrupt them. Don't you know that that's the principle of the Moabites? Very systematic. And it is very dangerous for Christians sa ating panahon ngayon. Nakikinig ba kayo, amen? Na if the devil cannot conquer your faith, he will corrupt your faith. Napakatalino ng Diablo. Nakikinig mo ba kayo, amen? Naglilingkod ka sa Panginoon? And it is kaya nga yan. Imagine, sino nagpayo niyan? Kay Bela, yung King of Moab. Yung backslider na sino? Bela. Kasi alam niya eh. Kasi nag-prophesy siya. Ano mo, imbis na isumpa niya Israel, ano mo mas blessing? Kasi ang pinagpala ng Diyos, kahit na sino magsumpa yan, hindi mangyayari yan. Nakikinig ba? Promotion coming, neither from east or west, but from God. Kaya nga kayo, may nagtanong na, yung sa ito, nagka-question na nasa sa kabila. Paano pastor, may nagtanong sa atin, paano pastor kung ano, isinumpa ako nung kamag-ano ko nasa sama na loob sa atin? Well, remember, man's word has no power. Amen. Hello? Kahit isumpa ka pa niya, pag sabi na Diyos, so papalain ka lang, magagawa lang magagawa. Pero ang masapag dito, sino ang nagturo na hindi mo sila kaya i-conquer? Kasama nila ang Panginoon. So ano sabi yan? If you cannot conquer them with mighty men, corrupt them with women. Yan ang sistema ng Moab. Andiyan ba kayo? Yeah. Hindi sila matalo eh. Kaya minsan, ingat mo tayo mga kapatid, baka mamaya, hindi ka nga makamper doon sa pananampalataya mo. Kaya lang yung mga pinapadala sa'yo, kinukorrupt ka rin. Oh yeah, amen? Yan o ang discarte ng mga Moabites. Kaya nga yan ho ang ginagawa nila. Remember, their God is Chemos at saka ito si Molech. Si Molech mukhang baka ho ito eh. Nakaupo din siya kagaya ni Chemos. At itong mga Diyos-Diyos ano, si Baal, si Chemos, si Molech, lahat yan sila pinag-aalaya ng mga bata. Just try to imagine those, in those years, yung mga bata sinusunog ng buhay, ino-offer sila dito sa mga Diyos-Diyos ito. Now, in our time, ano po ba? Minsan tayong mga magulang na nag-aandog sa Diyos sa ating mga anak. Minsan nakala natin, pag sila'y nasa gawain, hindi siya mapapahamak sila. But the reality of the matter is this. When you withhold your kids to the ministry, you are offering them to the kind of chemos, mole, and bail to the world. Are you listening? Nakakala natin, napapunta sila sa atin, but the reality is we lost them already when we chose a God of this world. Nandiyan pa ho ba kayo? Remember, Naomi in her plight, in her condition, nawala sa kanya si Melon at si Chilion. Hello? He lost his two beloved sons. Gaano kasakit ang mawala ng anak? Nandiyan po ba kayo? Yung nga lang maligaw sila sa muli. Diba grabe na yung alala mo? How much more knowing na yung anak mo din na makababalik sa'yo. And remember this, the sad thing is, they died, di mo ba? Are you still here with me? Hindi sila natuto sa kasaysayan ni Eglon. Naalala niyo ba si Eglon? Naalala niyo yung ano yan? Yung tabak niya, amen? Nahihirapan. Yung judge na ito, itakot yun dahil sa kapal ng tabak. And remember, that is the king of Moab. Hindi pa sila natuto, kaya mahilig sila sa kantang di na natuto. Remember, England ruled the Israel for 18 long years until a judge came and deliver them from these, what? Moabites. Nandiyan pa ho ba kayo? Elimelech, as we have seen, was a backslider. A backslider really paid much into the word of God. Kahit na, bakit kayo, hindi ibig sabihin nag-backslide ka, hindi mo na alam ang salita ng Diyos. Ang katotohanan niya, tama ba, nagre-reverberate pa rin sa ating isipan ng salita ng Diyos.
Kahit na minsan mali ang puso natin sa Panginoon. May kausap ako ba ako ngayon? Hello? We know the facts. We know the presence. But the problem is, we don't make an attempt to make a decision out from those big facts from the Word of God. Okay, nandiyan po ba kayo? Her life was all the more difficult because her sons had cemented their backsliding by marrying Moabite women. Pwede pa sana, eh, balik na tayo, namatay na tatay niyo, balik na tayo. Kaya ang problema, yun na nga eh. For 10 years, these sons of Naomi, nag-asawa sila, lalo na silang hindi nakalis. Nandiyan pa ho ba kayo? Now, we need to understand, that is the condition or that is the plight of Naomi. Remember, Naomi means, ano yung sabi ng pangalan Naomi? Hindi Usomai, ha? Naomi. Pleasant. Amen? She had an attractive disposition in life. But, she had been pleasant, but backsliding changed all that. Nung siya po yung nakabalik na, in Luke chapter 1, verse 19, tinan niyo po ito. Look at this. Are you still here with me? Amen? Now, in chapter 1, verse 19, so they two went until they came to what? Bethlehem. Sino na lang yan? Naomi at? Wala na si Orpa. Bumitaw na. Sa orphanage na. And it came to pass when they were come to what? Bethlehem, that all the cities was moved about them, and they said, is this Naomi? Kilala na si Naomi. Years ago when they left, Elimelech, when they left Bethlehem, Judah, because of what? Problem of food. Nung dumating sila, kilala na si Naomi. Ngayon, kaya na nung bumalik, iba na. Si Naomi ba ito? Nagtatanong sila, dati kilala na. But the question now is what? Is this Naomi? The one who was called pleasant? And verse 20, tinan niyo ang sagot niya. And she said unto them, call me not Naomi. Call me Mara. For the Almighty hath dealt very what? Bitterly with me. Actually, alam niyo, this is very interesting. Kasi yung pangalan ni Naomi, yung pangalan ng Diyos, which is Shaddai. Shaddai. El Shaddai is a good name of God. Talagang binastos lang itong si ano. Shaddai means Almighty. Nandiyan po ba kayo? Almighty that can provide all his needs, all her needs in Philippians 4:19. Nandiyan po kayo? Kaya nga, if you are supporting faith promise, then you are trusting the Almighty God. Thank God. Amen? Amen. Kaya lang tingnan nyo. Actually, Naomi had blamed God for her sad state in this statement. Alam niyo kung bakit? Kasi siya lang ang nagsabi. Hindi naman ang Diyos ang nagsabi na magpalit ka ng pangalan. But because of her disposition, ano sabi niya? Huwag niyo na akong tawagin na yung mayroon ang tawag sa akin. Kasi the Lord had dealt bitterly with me. Did God say na tapos lang niyo sa kanya? It was what? A self-statement. Hindi galing sa Panginoon. Sometimes, tayo nagdideklara ng kalagayan natin na hindi naman dideklara ng Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo? Even God's people knows this is Naomi. Kaya lang, duda sila kayo lang. Kasi bakit ito itsura nito? At sino kasama nito? Very peculiar ang mga itsura ng mga Moabites. Kilala nila. Yun na, kaya ka even ang damit natin, makikilala tayo kung saan tayo, kung Kristiyano tayo. No, pag Moabite ka, kilala ka. Kung Amorite ka, kilala ka. There is a distinction in every race
and even engenders during their time. Maraming kapalit, it is extraordinary how people blame God for the troubles they bring on themselves. Maraming na sabi, huwag niyo na ako tawagin na yung mind. Mayroon na lang. Hindi naman na Diyos ang nagsabi, no? Nandiyan ka ba kayo? Backsliding had turned her into a bitter old woman. She was pleasant when they left Bethlehem, Judah. She was Naomi instead. She was in Naomi in Gesed. She was in Naomi in the sight of God. And that her name represents the Almighty God. And that her name represents the beauty of God. But what backsliding did unto her? Siya mismo nagsabi, tingnan tayo na yung may. Mayroon. Ito, matindi. Yung mga tao nakakala, sino yung may ba ito? Pero hindi ko ma-recognize, ha? Nandiyan po ba kayo? Alam niyo ba, pag nag-backstay ka, there will be things na unrecognizable yung usahin. Are you listening? Her blind, that's her condition. Kaya namin need to understand. Kumustahin natin ang buhay natin, ang sarili natin. It should be a daily what? Daily examination. Backsliding doesn't start big. I said, ang pagbabackslide, hindi po kagad malaki ang desisyon yan. Nag-accumulate yan in our what? Little responsibilities before God daily. Si Lot, hindi po siya nag-umiwalay kay Abraham agad. Tinignan niya muna. And he was in love with the lady of Jordan. Hindi ho biglaan niya, mga kapatid. It is the things that we allow to be accumulated in our hearts and in our minds. Dahil may lumakita natin is what? The blessedness of God. Yet sometimes we see the bitterness of what? The circumstances. Can you still say God is good all the time? Amen. But for Elimelech and Naomi during this time, it was not God that is good. It was Moab and the food that is good. Are you still here with me tonight? Amen. Amen. Pleasant to bitterness. And then, yun yung change na nangyayari. Dati, tingin mo sa Panginoon, sa gawain, ang ganda. But when our hearts, the state of our heart changes, umapangit na. Bitter. Ano yung bitter? Tina. Bitter. Number two, let us see her plan. Ano yung plano niya? Chapter 2, verses 19 to 22. Ano sabi ng Bible? And her mother-in-law said unto her, where hast thou gleaned today? Si Ruth po sinasabi niya, and where wroughtest thou? Blessed be he that did take knowledge of me. And she shook her mother-in-law with whom she had wrought and said, the man's name with whom I wrought today is Boaz. And Naomi said unto her daughter-in-law, blessed be all the Lord. Amen. Nababago. Amen. Amen. Who had not left off his kindness to the living and to the dead. Somebody made Naomi realize that God is still on the throne. That God is still not working. That God is not yet finished with her. May pag-asa pa. Akala niya tapos na. Nagtiklara na siya. Wala na kahit nasa tamang lugar siya. Nakikinig ba kayo na? Kasi bisa kahit nasa tamang lugar ka, but bless God, ruled upon her faithfulness sa kanyang mother-in-law. She made her realize that buhay ang Diyos. Amen. And it's good to see people, though in spite of circumstances, you can, they can still say, praise God. Amen. God is not yet finished. Praise God, there's still hope. Praise God, there's still second chance. Praise God, there is something that is good that will happen. And we call that revival. Look at that. Sabi ni Naomi sa verse 3, and Naomi said unto her, the man, look at this, sa buhay yan siya, is still our king unto us, one of our next kings. So, pinag-aralan ho natin yan. Amen? Amen.
He has what? The ability, and he has what? The desire to be a kinsman redeemer for the young man. Kasi kahit may capability, but ayaw niya. Bless God. Amen. Amen. It's like our Savior. Amen. And Ruth, the Moabite said, he said unto me also, thou shalt keep fast by my young men until they have ended all my harvest. And Naomi said unto Ruth, her daughter-in-law, it is good. Wow. Kanina, bitter na. Ngayon sabi yan, it is good. How do you see circumstances in life? Mabuti pa ba? O mapait na? It is good. My daughter, that thou go out with his maidens, that they meet thee not in any other field. Alam nyo, revival happens when the presence of God is there. I said, revival happens when the presence of God is there. Remember, Bethlehem Judah technically means house of praise, house of bread, and praise. And they are already there. Revival will not happen in Moab. Though kahit na nandun sila sa Bethlehem, Judah, still yung puso niya parang mabigat pa rin, still yung alagay ni Paul of Bible, pero praise God, nasa tamang lugar pa rin siya. Kaya alam niya siya kahit tayo discouraged, do not leave your church attendance. Kaya alam niya siya kahit wala kang pera, may problema ka, please don't make yourself an absent pagdating sa mga gawal. Having yourself in the proper place can what? Can what? And make a better revival sa ating buhay. Revival didn't happen in Moab. I said revival will not happen in Moab. Revival will happen in the house of bread and praise. Though she was bitter nung nasa Bethlehem Judah na sila, paano pumunta ka simbahan? Mali pa rin ang puso. Pero may lakad sa andyan ka. May pagkakataon na rin. Kaya nga mahalaga, listen to this, yun ang blessing lang. Kaya nga, we should be careful upon what? Welcoming people in the church. Let them sit down. Let them what? Hear the word of God. Amen. Amen. Kaya lang problema, pagkakaantigin pa rin natin ay iba. Remember, Naomi live in a far country, perishing with hunger for the word of God. Pero nung naandun na siya, still, God had made a move in her life. Hindi niya siya having touch move. Amen? God made the move. Amen? Ano kapag ang Diyos ang kumilos? Sure win. Amen. Iba kasi tatay tawag, sure win. Amen? Sure win, sure win. May mga manunugan. Amen? A great longing sprang up in Naomi's heart. Alam, pinakamaganda rin yung plano niya. Ayoko mamatay sa Moab. Namatay nga yung asawa ko doon. Namatay na yung mga anak ko. I don't want to die in Moab. Kaya nagplano siya, babalik ako. Ayun, maganda. Amen? Amen? At in-announce na yun doon sa kanyang dalawang malugang. Babalik na ako ng aking lupang sinilang. Bahay ko mag-iwan. Amen? Hello? Sumama naman yung dalawa eh. Kaya along the way, naisip na yun na yun, man. Walang pagkasama ang pagkasawa ko to. Kasi, Moabite sila eh. Kaya pinayuhan niya. Payong backslider. Amen? Nandiyo pa ho ba kayo? So, yun number three, her plea. Her plea. All three women took the first steps together. Yun, maganda. In Ruth chapter 1, verse 7, wherefore she went forth out of the place where she was, and her what? Two daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of. Kasama pa niya nung simula eh. Often one person's decision to get right with God influences other people. Isa lang ang magdesisyon na itama mo sa Panginoon. Meron mong mahahawa. I always say this, so nagbaksa yung family ko, magpatuloy ka lang at isa lang na may babalikan sila. Ang masaklap ito, umalis.
umalis sila sa Panginoon, umalis ka din, ano ba ang babalikan nila? You need to be strong. Rude, make yourself strong. Naomi was already bitter. Pero alam ni Ruth, mas mahirap sa Moab. Nakikinig ba kayo, amen? Si Orpah, naisip niya magkasawa. But Ruth was moved with the stories na narinig niya dito sa mga lingkod na siya. Great deal of difference in the attitudes of these three women. Ruth was a genuine convert. Naomi was a backslider coming back to God. Orpah was an inquirer. Nag-o-observe na ito si Orpah eh. Ano may gagawin ng ginawa? Ano may gagawin? Alam mo, may mga taong kanya nakatingin lang sa atin. Sabi, kamakana kayo, testimony kanina. Talaga, sa ating madalang, nagsusumini niya, nagiging pa rin, mga kamagana. You will know the depth of the gospel pag narinig mo na ito, lalo sa mga mahal mo sa buhay. Misa, akala natin walang value yung ginagawa natin sa kanila eh. But the reality, tumatatak sa kanila when God meets them at the end. Amen. Kaya misa, akala natin, sumingin natin yung ginagawa, yung pakapakabibay mo, walang value, meron mo, mga kapatid. Amen. Orpa never did make it to the promised land kasi bumalik siya eh. Alam, may mga ganyan mo eh. Kasi kami, nagpayo sa kanya, pinayuhan siya ni Naomi. In her backslidden condition. Kaya kapag alam mong mali ang puso mo, huwag ka magpayo sa iba. Pag mali ang puso mo, huwag kang magpapayo sa iba. Kasi lagi mo sinasabi ito, ikaw na nagpayo, nakabalik ka. Kaya lang, yung nakarinig sa'yo, baka hindi makabalik. I've seen a lot of that. May mga Kristiyano na nung discard sila, negative lahat. Kaya may mga nakarinig. Kaya sila na-restore. Kaya lang nakarinig sa Allah na nanatili doon sa kalagay na yun. Yun po yung nakakalungkot. Kaya pinakamaganda pag anong tagalid ang puso mo, manalangin ka sa Panginoon. Oh yeah. Amen? Dalawa ko nakarinig sa kanya. Anong payo niya? Mas may pag-asa kayong makapag-asawa. Sabi mo, yun ang banggol mo sa buhay. Bucket list? Wala problema magsasawa. Ay, yun ang kanyang naisip na ipayo dito sa dalawang ito. Kasi pag umuwi kayo, mas may pag-asa kayong makapag-asawa. Parang isa sa simbahan ganyan eh. Ano, pag lumagal ganyan, ito makapag-asawa niya. Yun ba ang life goals mo? Life hacks. Amen? She made a terrible advice to these two young women. Nalala ko isang aklat na binabasa before. Yung aklat ni Dr. Jenkins. When he was in the verge of quitting. I think kausap niya ata si Anderson. Kaya may Hans Anderson College. Malaki simbahan sa Hamon, Indiana. One of the biggest Sunday school ministry in the whole world before. Alam nyo, in-invite siya magkape. Dalawang kape sila. Pakwinta si Dr. Jackals to it. Mas wala mo na sinasabi yung si Anderson. Medyo na siya kape. Sa libre, amen? Okay na. Mas pagtayo niya, pag-uusap ang kape, stay. Yun lang mo yung sinabi. And Dr. Jackals died in the faith. Why? In the verse of 20, he just heard, stay! Jackals, stay! Kaya pag pinayuhan ka ng stay, buti pa yung aso nag-i-stay. Amen? Alam nyo, sana natutunan ni Naomi na sabihin sana dito sa dalawang ito yung mensahe ng Panginoon. Remember last life.
remember Lazarus, because Moabites are descendants of Lot. They knew Lot and his wife. Nandiyan po ba kayo? Kaya lang ang problema, she said all the wrong things. And truthfully, yung kanyang sinabi, namunga. Orpa went back to spiritual darkness. Orpa went back to worshiping demon gods. Orpa went back to her old life. Not Ruth. Buti na lang, matigas ang mga ni Ruth. Sasama ako sa iyo. Ano sabi sa verse 16, chapter 1? And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For we are not gone as I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou liest, will I die, and there will I be buried. The Lord who sold me and mortals, I'm all but dead body. And me. Buti na lang, yun ang prinsipyo ni Ruth. Kamatayan lamang ang magkakundi huwalay sa atin. Hindi sa asawa ko sinabi yun, ha? Sabi yun, ha? Nababalik sa kalooban ng Diyos. You know, mga kapatid, isa bagay na matutunan, walang record po na si Orpa ay pinanalangin po nung naandun na sila sa Bethlehem, Jew. Are you listening? Ulitin ko, si Abraham, Abraham backslide or backslid. He went to Egypt. Ang naging bunga nun, alam mo bakit nakita at na-encourage itong si Lot. Ano ang sabi niya nung nakita niya yung place of Jordan? It looks like the land of Egypt. Egypt pictures the world. Kaya be careful on how and where you expose those people who are dear to you, and also those people na minsan ay tagilin ang puso. Baka mamaya hanapin nila yung agayin ng sa mundo. Si Naomi, wala siyang ginawang effort. Walang prayer. But Abraham prayed nung siya ay nakabalik sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Eh? Abraham never forgot that it was his fault na yung kanyang mahinang pamangkin ay nag-backslide at na-develop yung kanyang panlasa sa paglayo, at ang kanyang pamantayan ay yung pamantayan ng mundo at hindi na yung pamantayan ng Panginoon. Be careful about giving our kids and those people, baka anong pamantayan ay binibigay natin sa kanila. Naandyan ba ho ba kayo? Remember, Abraham rescued him once. Bagamat yan ito man, sino bumalik muli sa Sodom at Gomorrah. Abraham pursued him with prayer. Actually, nung bumisita yung tatlong anghel, dalawa pinapunta niya kay Lot. Isa yung natira sa kanya. There was a record na binalikan niya, ginawa niya ng effort sa siya. Bakit? It was his one responsibility. Bakit nagganon kay Sibad? And he made a double effort para maibalik si Lot. Naadyan po ba kayo? Amen. Amen. Kaya nga kailangan pangkalad ka rin sila eh. Para bumalik. Because Abraham made an effort. Are you listening tonight? Hello? Anong prayer ni Abraham? Panginoon, kung mayroon ba? Ilan? 50? Baba ka hanggang? No way. Binibiro ko lang yun. Para sino naghati ng daga? Abraham. Very good. Very good. Very good. Ha? Pero ito, mga kapatid, yun yung prayer niya. Ano yung kumirong ito? Kaya lang kulang kasi. Tama? Sila? Asawa. Hindi ba kayo? Amen. So, kailangan pangkalan ka rin. Pero totoo yun eh. Kaya alam mo, yung mga nanonundo, alam mo bakit eh. Magpasalamat kayo kung may nag-encourage sa inyo ang makapag-church. Amen. Yung hindi ka nagtanong yung estudyante ko kahapon kasi, ako ba, kami, tapos yung lesson namin,
Kasi next week, ano, last week na ng klase namin. Ang lesson ko pag second series discipleship. Ang tanong niya, pastor, paano yun? Kasi yung mga tanong ng mga sudyante. Pastor, paano yun? Nag-backslide na. Anong gagawin natin? Kung pinakikinggan ka pa, palo mo. Kung makakusap mo, palo ko pa. Hanggat may pakinig pa, dapat makarinig siya. Kasi bakit ito? Bisa, taon yun eh. Nandiyan pa ho ba kayo? Number four, Kirklees. Nandiyan pa ho ba kayo? Parang dating miss pa na. Parang 1 hour na tingin niyo sa akin ah. Nakauwi na siya, mga kapatid. She can say, it's good to be home. Ewan ko lang, iba pa rin pagiging yan, ano eh, nakabalik sa kalooban ng Diyos, nakabalik sa church. Sabi ko, it's good to be home. Siguro sila lang may sabi, how I wish kasama ko si Elaine Malek. How I wish kasama ko si Malek, si Cecilia Peter. Tumingin siya, si Ruth, si Orta, ayun, 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 ayun. Now, when she was in her place, alam niyo, ang Diyos, tinan niyo ha, sa Ruth chapter 1 verse 19, restoration of this backslider caused quite a stir among God's people. Kaya nagtanong sila eh, sinayumay ba ito? Totoo yung pag-isa tinan mo, kumusta ang Egypt? Kumusta ang Moab? Kaya lang, huwag natin gagawin niya, amen? Well, actually, kung mangyayari man sa atin yan, it's a part of restoration. Kasi tatanungin ka talaga eh. Kamusta? Sabi sa iba na lang, iiyak. Okay, at least instant, once in a while, kailangan din natin yan. Amen? Pero maganda nun, she was restored. Hello? Walang nakalagay dito na hindi na siya pinapasok ng Bethlehem, Judah. Tinanong lang siya. Eh, ganun talaga, yung magtatanong eh. Amen? Sabi, Jen, at saka magaling? Ano, ganun pa ba? Sabi, it's the work. Diba? Tatanong talaga sa atin. Alam, hindi ka tanongin, diba? Anak mo, umalis. Saka galing. Pero kwento ni Pastor, sabi ng tatay niya, sabi ng tatay ni Pastor Ed, kasi, pag hindi ka susunod, umalis ka ng bahay na to. Kasi, Pastor, umalis ka. Nagtrabaho siya rin sa amin, pasaya na, construction siya. Eh kaya lang, nung nahirapan na, okay, talagang ang hirap daw talaga ng buhay, bumalik siya. Anong tanong ng tatay niya? Ano, susunod ka na? Opo, pinalo pa rin siya. Malaki na siya. Nandiyan pa ba kayo? Ay, ganun talaga eh. Ay, misa kasi sensitibo. Mayroon tanongin, bumalik daw ako eh. Ay, ganun talaga. Misa may ganun talaga. Huwag ka na tatatampo. Eh, ganun talaga. Kaya nung kumusta lang? Sobra naman. Iyan talaga. Sino yung may tinanong eh? Sino yung may ba ito? Baka magkamali kasi sila. Alam na kasama si Ruth, Moabay. Hindi si Ruth ang tinanong eh. Nandiyan ba kayo? Hindi si Ruth ang tinanong. Sino yung may? Remember, this story points out great differences between Old Testament and New Testament. Ito yung typology. Now remember, in the Old Testament, all blessings were connected with a place. Kaya na every time that God provided for them in a place, they erect an altar. Now, in the Old Testament, lagi ang Diyos yung lugar. Amen. It always a place. But in the New Testament, it is with a person. It's the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, what had to be in Canaan or the promised land? In the New Testament, what has to be in Christ? In the Old Testament, everything had to do with being in the land. Kaya nga, holy land. Promised land. Are you listening? Yeah. Ang tawag niya sa ibang lugar is what? Strange land. Land that is not what? For God's people. But in the New Testament,
Testament, it has to be being in the Lord and His church. In the Old Testament, the Jew who moved out of the land was out of place of blessing and fellowship. Kapag umalis sila, walang blessing talaga. That's a reality. Ulitin ko, pag umalis sila doon sa lugar na gusto ng pangalan sa kala, walang blessing, walang fellowship. While in the New Testament, are you listening? It's all about living in the ways of the Lord. Because all God's blessings were yea and amen. Tignan po, 1 Corinthians 1:20, ano sabi ng Bible? Kaya mapapansin niyo, pagka sa Old Testament talaga, laking lugar. Lugar. 2 Corinthians 1:20, sabi ng Bible, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Had not God made foolish the wisdom of what? Of this world. Kaya makita natin mga kapatid, in Luke chapter 1, verse 21, kaya niyo po, Luke 1:21, I went out, ano yung testimony ni Naomi dito? I went out old, and the Lord had brought me home again empty. Next, why then calling me Naomi, is it the Lord had testified against me, and the Almighty had afflicted me. So we can see, mga kapatid, itong bagay na ito sa buhay mo ni Naomi, her fellowship, it was restored. Bago nakita niya, umalis ako, puspos, busog, nung umalik ako, empty. That's a reality of the Bible. Now, if this is not true, let's say it to backsliding will do us no good. Pwede ka, marami ka material things, but yung emptiness, wala ka sa Panginoon, delikado mo. Are you listening? You can have the bond, the laps, everything, but without in the presence of the Lord, there is no peace. Because there is no real peace without the Prince of Peace. Peace. The fruitfulness in chapter 2, verse number 12. Ano sabi ng Bible? 2:12. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Wala na, putuloy yung labi ng amal, malalang mangyayari sa kanilang mga Israelita pag naputuloy yung labi mo. Yung wala nang susunod. Eh wala, patay na si Malam Senior. Paano patapos mo ubay? Sino man maniligo kayo? Kanya ba ho ba kayo? Not God, therefore is miracles. There was it no was. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. In chapter 3, verse number 11, yun yung sabi ng Bible. And now, my daughter, fear not, I will do to thee all that thou requirest. For all the city of my people that know that thou art a what? Look, what is the testimony? Na bago? Ang whole bite? Called what? A virtuous woman. Naging bunga niya si Ruth. Sayang, nandun sana si Orpa. Amen? Naging bunga. Kaya napakaganda, mga kapatid, na kinuha din siya at talagang, actually, yung tanda natin, yung restoration, yung lahat, kinsman redeemer, lahat property, binalik po, and even yung posisyon nila. Kaya minsan akala ko, mawawalan bako mo sa kalooban ng Diyos, hindi po. Actually, new game. Amen! How about her fragrance? That is self-confession, bitter old woman. In chapter 1, verse 20, that is her what? Testimony. But in chapter 4, verse 14, ano sabi ng Bible? And the woman said unto Naomi, in chapter 1, ang tawag isang hindi niya? Self-confess? Mara, bitter. Pero ngayon, sabi na, blessed be the Lord which hath left in his day without a kinsman, that his name may be what? Famous in Israel. Ibinalik, mga kapatid, yung bango ng kanyang pangalan, which is what? Naomi. Alam mo, pwede magbalik po, mga kapatid, ang bango at nung bango ng pangalan natin at yung ng Panginoon. But it will not happen if you will not what? Make a decision
to go back to your family. Amen. Kaya nga, napakaganda ho niya. It is what? Spoil. It is the believer's joy. Naomi had her fragrance restored to her. Mabango na naman yung pangalan niya. Amen. Bakit? Bumako ba, Pastor? Galing ka na ho. Babako talaga. Hello? And lastly, after that, number four is what? Her future. She was returned to the place of blessing and her future was restored. Remember, si Ruth ay nananak. Tandaan, namatay na sino? Nalon and? Kilion. Wala nang nagpaglana. Putol na yung lahi. Lana. Putol na. But God provided a kinsman redeemer. And God provided what? A baby boy sa lahi ulit ni Naomi. Amen! Seems to be impossible. Moabite. Wala na. Like everything was what? Impossible. But because somebody made a return to the will of God, God performed a miracle. And the name of that baby boy was not Sabina. Kasi baby girl po siya. Anong pangalan? Anak ni Ruth. Obed, yan ang hinahanap mo ngayon. Si Obed. Obed means worshiper. Yan, kasama sa Christian niya yan. Are you listening? He counted 2 more generations to David than 10 generations altogether. Ilang taon sila nag-backslide doon? Yung dalawang anak? 10 years. Remember, God bless you with 10 generations. Every generation is what? How many years? 40 years. So 40 years times 10? 400 years of God's blessing to His family. Or family. Don't you know your obedience ay pagpapalain even the next generation sa mga susunod sa'yo. At actually, tayo ay bunga ng katapatan ng mga anak. That's a reality. With this, itong blessing sa atin na sinin, actually, hindi pa ito sa atin eh. Actually, bunga ito ng mga sumunod ng una. Wow, amen. I hope that you can see that yung future, buti na bumalik siya. And the future was restored. Eh kung sumuko pa rin siya namatay, wala na. Wala na. Pero dahil bumalik, ang hirap. Lahat, matindi pa yung binalik sa kanya. Because Boaz was kind of prince sa lugar po nila. Woo! Amen? Christians, I do believe, it's a good thing na tayo po ay manatili sa kalooban ng Diyos. There's always blessing faithfulness. Moreover, it is required stewards of the man be found what? Never in her imagination na mangyayari pa sa kanya ito. Ano siya? Pagpasan ka siya? Mira. Pero pagdating ng dulo, what? Wow! Worshipper. Amen! Ayun mga kapatid, isang bagay po. The Lord restored in Naomi the years that the locust had hidden. It is in Joel chapter 2 verse 25. Because backsliding will cause us to lose everything. Are you listening? But returning will tend us what? To regain everything. That's a blessing. Kaya nga ang tao, nung tayo po'y nagkasala, nawala lahat ng rights natin. But because of the Lord Jesus Christ, when He saved us, we have been what? Adopted. Hindi lang tayo na-born again. The rights, the inheritance, we are called joint heirs with Jesus. It was restored. Actually, in the near future, the Lord will restore the kind of garden and Eden home. Mga kapatid. Eh, sabi, paano kaya ang ganda? Huwag kayo magalang marunan sa atin, mas maganda pa sa Garden of Eden. Biblically, marunan. Because the Lord had prepared it in the book of Revelation. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Nakabaligtaan tao sa Diyos dahil kay Kristo.
Ngayon, ikaw ay Kristiyano, nagkamali. Sino bang hindi? Amen? Pero ang masakla, dalawa lang yan. Mananatili ka pa sa Moab kind of life? Or will you make a return na buo para sa Panginoon? Amen? Huwag lang pag-asawa, isipin mga young people. Kung sumusubo, kasi makapag-asawa ka. Hello? Iba ng asawa, tanongin nyo. Mas masarap na sa Panginoon. Amen. Nag-asawa ka, wala ka naman sa Panginoon. Masarap. Pareho kayo na sa Panginoon. Baka kahit nahihirapan kayo, at least pareho kayo mananalangin. Hindi mo sisisihin ang bawat siya. Bakit? Pareho kayo ng Diyos. Amen? Amen. Going up from your Bethlehem, Judah is not the answer. Stay. I hope as we close this, ano ba ito? This book? These characters of this book? After, nakita natin lahat po ng anggulo ng pagiging Kristiyano. Huwag po tayo maging magulo. Amen? Tingnan natin ang anggulo ko dyan. Boaz, Elimelech, Ruth, Naomi, Orpa. Sila po yung mga Bible characters dyan. Saan po tayo dyan? At may kasama pa pala katulong wala, si Obed. Kaya mamaya hanapin si Obed, pero ngayon hanapin yung muling Panginoon. Okay, restore that slider. Kung hindi ka backslider, praise the Lord! Amen? Amen! Stay faithful to God. Kung naman dumating sa atin yan, be restored. That's a blessing. Okay po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Thank you, God, for the things they have taught us tonight. Thank you for thy people who patiently listen, O God. Though, it's quite a lot, Panginoon, ng mga characters na ito. Because it tackles, O God, even the point of our lives, Panginoon, na minsan talaga naandun kami. And unawarely, Panginoon, na yun na pala kami, Panginoon. Thank you, O God, for reminding us of these Bible characters and your greatness, O God, that you can restore everything na pwedeng nawala sa amin. And you can bless us, O God, as we stay in your will and as we do your ways. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Nawa ito yung nakatulog sa inyong anak. Not just in knowledge, O God, but also in examining our hearts and our lives. There are people, O God, that are at stake in our moves and our decisions. And may you help us tonight to get those decisions, O God, narapat para manatili sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. The altar is open, brethren. Ako'y naniniwala. Upon learning these characters in the book of Ruth, ay marami ho tayong realization. As a preacher, as your pastor, it can happen to everybody. We may be like an Elimelech, or we can be like Naomi, or we can be like Orpa, she went back, or Ruth, na naninigan. Or we can be the fruit of the faithfulness of others, a kind of Obed in our generation. Remember, the Lord blessed with 10 generations because Naomi, she made a great decision to go back. And look what God did to her life, to the life of Ruth. Dumaan sa kanilang lahi ang ating Panginoon sa Kristo. What an honor that the Messiah naging lineage siya minsan. Pamilya naging magulo. Pamilya naging likuliko. But God can make a crooked way to a straight pathway. Just a simple decision, heartfelt decision for God. That's the reference point. Now, Diyos, He will perform His will. Hindi mahirap po sa akin ang Panginoon. Hindi mahirap na pita ng Panginoon. Bless God. Can balik in last night. Bless God, we can be restored by His grace. Father in heaven, thank you very much for your goodness in our lives.
You know that we are the fruit of the faithfulness of whom among our predecessors, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Maraming beses, Panginoon, experience this backsliding, maybe not in physical, but in hearts. And thank you for your words that you always, you constantly remind us, O God, that we can be restored. We can be blessed, we can have our future secure. We can see that you are faithful to us. May help us, O God, with all these decisions and realizations. Thank you, Holy Spirit of God, for teaching us tonight. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All the people said, amen. Amen. Bless God. You know, blessing ng Panginoon. The just man falleth seven times, but he rises up again. Amen. Kaya ganda na nakabalik. Amen. That's a good thing. Kaya, I hope na master natin itong book of fruit. Amen. Ang aklat na maugat. Maugat sa Panginoon. Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Sa reason, gamitin niyo po. Amen. Teach it to others. Live by it. At I do believe, you will be a blessing also sa iba. Amen. Are you happy tonight? Amen. Amen. Wow, salamat sa Panginoon. Ano? At kahit ulan, tumigil na rin. Amen. Nanakot lang, umapay, nanakot lang. Meron ko sila sa Diyo. Lakas to na. Amen. Let's go our ashes for our midweek offering. Amen. Amen. You know, gusto ko kasi, nagtuturo ko sa Bible School, pero
bigyan talaga tayo lahat dito sa church. Amen? So, ipabalikan nyo. May ano yun sa YouTube natin? TVB si Noveleta. So, balikan nyo doon. Kompleto na ba yun? Hindi pa ako. So, sabi ko, nalagay lahat doon. Naka-series po yan. Theological, ano po yan, series. Kaya, puntahan nyo yun. Amen? Amen. Kaya, pag nag-Bible school kayo, hindi na kayo maninubato. Review na lang yung Amen. Formal na lang. Yun lang, may Christian ba? Alright, so I have tonight. Amen. 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 So, magbihan yung mga soul-winning endeavors natin. Let's have a great service this coming Sunday. Amen? Amen. Kaya natin lang makarating kung mga bisita at mga hindi nakarating last week. Ngayon po tayong lahat. Tayo po magpasalamat sa Panginoon at tulingan natin sa prayer. Brother Jay. Amen. Ano po ang bill? Amen. Wala bang small size siya? Amen. I will pray. Heavenly Father, dear God, thank you for this privilege, O God. Ako po yung mga pakinig. Mahamag po, Panginoon, sa mensahe namin na pakinggan. Patuloy may apply po, Panginoon, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, Panginoon. Salamat po sa mga karakter, Panginoon, na aming pakinggan. Lord, na maging example po sa amin, Panginoon, na hindi po kami mag-backslide, O God, at magpatuloy po sa gawain, na hindi po pinagkalog dito po sa Noveleta. Lord, ang buhay sa Haps, Panginoon, kaya po kalooban niyo po ang susundin. Ito yung gabi ang patubayan sa aming workplace, sa aming bilang siyate, at bilang church, O God. Yes to grow, God, and patawag po sa aming nagawang kasalanan, at sa aming pasamantan ng pag-iwalay, kayo po ingatan niyo po na makarating in safe and sound at ibalik po sa mga susunod na gawain and ang dapod sa amin sa inyo, Panginoon. Hindi, pinabay ko naman po kung pasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you. Ingat mo at magandang gabi. Enjoy your night.